sa mga mainit na balita ngayong tanghali. Malacañang dumistansya sa mga issue ng pagtatatag ng revolutionary government. Ito ay matapos na manawagan ang isang grupo ng mga supporter ni Pangulong Rodrigo Duterte na pamunuan ito. Tahasang pagpapatigil ng China sa Monoy provocative activities ng Pilipinas sa West Philippine Sea, sinagot ni Defense Secretary Delphine Lorenzana. Sinabi ni Secretary Lorenzana na hindi tayo kundi ang China ang gumagawa ng mga aktibidad sa West Philippine Sea na labag sa batas. Final na bersyon ng Bayanihan to Recover as One Bill nakatakdang ratipikahan ng Kamara ngayong araw. Karagdagang mahigit 1,000 tradisyonal na jeep papasada sa Metro Manila. Bahagi pa rin ito ng unti-unting pagbabalik ng mga pampublikong sasakyan upang maservisyuhan ang mga pasahero na kinakailangan pumasok sa kanilang trabaho. Wildfire sa California, idineklarang major disaster ni U.S. President Donald Trump. Pinangangambahan na lumala ang sitwasyon dahil sa forecast ng high winds. At lalaking na marila sa 2 mosque sa New Zealand noong March 2019 nakatakda ng hatulan. Ngayong araw ay inaasahang haharap ang suspect sa mga nakaligtas maging sa mga kaanak ng namatay sa insidente. Lunes ng tanghali mga kasambahay. Ngayon po ay August 24, 2020 at kami ngayon ay narito sa North Avenue sa EDSA. Sakay pa rin ng nag-iisang radio mobile booth ng UNTV. At una po sa ating mga balita. Noong pong Sabado ay inakusahan ng China ang Pilipinas ng illegal provocations kasunod ng paghahain ng bansa ng diplomatic protest dahil sa Scarborough Shoal o Bajo de Masinloc incident noong Mayo. Bumwelta naman si Defense Secretary Delphine Lorenzana kaugnay ng pahayag ng China na itigil ng Pilipinas ang provocation sa West Philippine Sea. Nasa telepono si Leia Ilagan para sa detalye ng balita. Leia, ano ang naging pahayag o sagot ni Secretary Lorenzana sa tahasang pagpapatigil ng China sa umunoy provocative activities ng Pilipinas sa West Philippine Sea? Ella, ang China ang dapat na tumigil sa ginagawang illegal provocation at mga aktibidad sa West Philippine Sea. Ito ang inilabas sa pahayag ni DND Secretary Delphine Lorenzana kaugnay nga ng utos ng China na agad na itigil ng Pilipinas ang illegal na provocation sa pinag-aagawang isla. Ayon kay Secretary Lorenzana, sakop ng Philippine Exclusive Economic Zone ang West Philippine Sea kaya't walang karapatan dito ang China. Karapatan ani nga ng mga mangingisda ang magtungo sa West Philippine Sea at ang regular na pagpapatrolya ng Philippine aircraft sa isla. Sinabi pa ni Lorenzana na ang history rights na argumento ng China kaugnay sa West Philippine Sea ay pawang imahinasyon lamang at hindi nag-e-exist. Matatanda ang sinabi din ng Department of Foreign Affairs na muli silang naghain na ng diplomatic protest laban sa China matapos na kumpiskahin ng Chinese Coast Guard ang payaos o gamit ng mga mangingisdang Pinoy sa Bajo de Masinloc noong Mayo at ang patuloy na maritime patrol ng Philippine aircraft sa West Philippine Sea sa kabila ng pagtutol ng China. Ella? Alright, maraming salamat Leia Ilagan live na nag-uulat mula sa Mandaluyong City. Dumistansya naman ang Malacañang sa mga panawagang pagtatatag ng revolutionary government sa gitna ng nararanasang problemang pangkalusugan, hindi lamang ng Pilipinas kundi ng buong daigdig. Narito ang report ni Rosalie Cos.
Wala sa plano ngayon ng pamahalaan na magtatag ng isang revolutionary government. Ayon kay Presidential Spokesperson Harry Roque, ang tanging prioridad ng Duterte administration ay ang tugunan ang epekto ng COVID-19 sa mga mamamayan at ekonomiya ng bansa. Gayunman, iginagalang anila ang pagpapahayag ng sanloobin ng mga grupong nais ng mga pagbabago. Sinabi naman ni Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na ang mga panawagan para sa isang revolutionary government ay dapat manggaling sa taong bayan at hindi sa isang individual o organisasyon lamang. Nagpahayag na rin ang Philippine National Police na hindi nila susuportahan ang anumang hakbang para sa paglulunsad nito dahil isa itong malinaw na paglabag sa konstitusyon. Ang mga panawagan para sa pagkakaroon ng revolutionary government ay mula sa Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee o MRRDNECC. Sila ay isa sa mga grupo na nag-udyok kay Pangulong Duterte na tumakbo noong 2016 presidential elections. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Formal nang binuksan ngayong araw ang Lagusnilad Underpass sa Maynila matapos ang isinagawang rehabilitasyon nito. Nagbabala naman si Mayor Isko sa sino mang gagawa ng bandalismo sa inayos na underpass. Mula sa Maynila, narito ang live report ni Dante Amento. Dante, ano-ano ang mga bagong makikita sa underpass at papayagan pa rin ba ang mga vendor gaya ng dati? Aga, pinangunahan nga ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso ang inaugurasyon para sa muling pagbubukas ng Lagusnilad Underpass dito sa Maynila. Kanina ng umaga na ang pinasimulan nga ang rehabilitasyon nito aga noon pang November 2019. Mula sa dating dugyot o marumi, bunsod ng mga basura at iba't ibang bandalismo, sa ngayon isa na itong tourist attraction na maaliwalas dahil bukod sa malinis na ay naglagay din ng maraming ilaw. Sa entrance at loob nito ay maraming nakalagay o naka-install na CCTV cameras. Kabilang din sa mga naidagdag sa loob ay ang mural painting na gawa ng ilang Filipino artists. Makikita rin dito ang mga bayani ng bansa, ang kultura ng mga Pilipino at ilan sa mga makasaysayang lugar sa Maynila. Ayon kay Mayor Isko, hindi na niya papayagan pa ang mga vendor na magtinda sa underpass. Sa isang bookstore lamang aga ang maaring magbenta rito para sa kapakanan-anya ng mga mag-aaral. Samantala, nagbabala naman ang alkalde sa sinumang di o sa sinumang gagawa ng di maganda tulad ng bandalismo sa inayos na Lagusnilad underpass. Matatandaan noong nakaraang Nobyembre ng nakaraang taon ay labis ang galit ng alkalde matapos pinturahan ng grupong Panday Sining ang pader nito pagkatapos naman linisin ng mga tauhan ng City Hall. May multang 5,000 piso o pagkakakulong ng isang taon ang sinumang lalabag sa anti-vandalism law ng lungsod. Pakinggan po natin ang bahagi ng pahayag ni Mayor Isko Moreno. Here we are today, an underpass, undisturbed, no obstruction unlike before, malinis, maliwalas, gamitin nila ng tama at sana proteksyonan nila. Ngayon, kung sakali man, artistic sila, sana wag na nila dito dalhin yung pagiging artistic nila. Sa pamamagitan ng mga nakakabit na CCTV camera ay madaling malaman, mamonitor ng mga tauhan ng lungsod kung sino ang posibleng gumawa ng vandalismo o nagtatapon ng basura sa loob ng underpass. Aga, ayon pa kay Mayor Isko, wala namang malaking nagastos ang pamahalaang lungsod ng Maynila dahil marami silang katuwang mga private sector, gayon din ang national government tulad ng Department of Tourism at ng National Commission for Culture and Arts upang maisaayos nga itong underpass. Yan ang ating balita mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Aga. Alright, maraming salamat, Dante Amento.
Wala pang tiyak na matitirhang bahay ang mga nasunugan sa Barangay Zapote, Las Piñas City. At nasa linya ng telepono si Asher Kadapan Jr. para sa update. Asher, bakit hindi na maaaring bumalik ang mga nasunugan sa dating tinitirhan na kanilang mga nasunog na bahay? Ela, pribadong lupa ang Pasadot compound sa Barangay Zapote, Las Piñas City, kung saan nakatira ang nasa 500 residenteng nasunugan nga noong Sabado. Ayon kay Barangay Captain Cesar Rubio, informal settler ang mga apektadong residente sa lugar. Inaalam pa rin nila ang desisyon ng may-ari ng lupa kung payagan pa silang pabalikin at muling magsimula ng kanilang buhay sa lugar. Narito ang pahayag ni Barangay Captain Cesar Rubio. Wala pa kasing napag-uusapan diyan. Yung kasing yung lupang tinitirikan nila, no? Ano yung private property yun, ano? Parang ano lang sila, informal settler lang doon eh. Ngayon, hindi natin malaman ang move ng ano, ng may-ari ngayon yan. Na namang magpulong ang mga kawani ng Las Piñas City Government upang mapag-usapan ang suliranin tungkol nga dito sa kung saan natitira ang mga residente. Samantala, pasamantalang nananatili at nililingap sa tatlong itinalagang evacuation center ang nasa 300 residenteng nawala ng bahay, habang ang ilan naman ay nakisama sa kanilang mga kamag-anak. Hiwa-hiwalay naman ang mga residente na nasa evacuation center at nilimitahan ang pagkasama-sama na sa tatlong pamilya kada silid-aralan dun sa mga nasa eskwelahan upang masiguro ang pagpapatupad ng mga health protocol laban sa COVID-19. May titrinahan niyang nagbabantay ang mga kawani ng barangay upang masiguro na sumusunod sa safety protocol sa mga residente, particular na ang pagsusuot ng face mask at face shield. Patuloy namang namamahagi ng mga pagkain, tubig, panalamit, toiletries at hygiene items ang lokal na pamahalaan maging ang ilang pribadong grupo. Ella? Maraming salamat sa pag-uulat mo, Asher Kadapan Jr. Kinakailangan ng magsuot ng full face visor helmet ang mga motorcycle driver at angkas nito sa ilalim ng General Community Quarantine o GCQ. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority, ito ang bagong direktibang ibinaba ng Joint Task Force COVID Shield. Ipiniliwanag din ni MMDA General Manager Jojo Garcia na mas mapanganib ang paggamit ng face shield dahil maaari itong liparin ng hangin. Kasama ng helmet ay dapat pa rin magsuot ng mask ang mga ito sa buong biyahe. Umaapila sa National Interagency Task Force ang sangguniang panglungsod ng Zamboanga City upang payagan na rin ang paggamit ng nut shell helmet. Ngayong hindi na kailangan ang barrier sa pagitan ng driver at angkas. My report, si Val Villaflor, live. Val, bakit gusto nilang payagan ang paggamit ng ganyang klase ng helmet? Hindi ba delikado yan? Hindi ganun ka-safe aga ang nutshell helmet kumpara sa full face helmet. Subalit karamihang mga Sambuanggenyo ay nutshell ang gamit. At pagbibigay konsiderasyon sa mga motorista ang dahilan kung kaya't maglalabas ng resolusyon ang sangguniang panglungsod ng Zamboanga City upang hilingin sa IATF na payagan na rin ang paggamit ng nutshell helmet sa lungsod. Ayon kay Councilor Jen Dalipe, gumastos na anya ng kulang 1,000 piso ang mga driver sa pagbili ng barrier at muli namang gagastos upang bumili ng full face o J-type helmet. Nutshell helmet kasi ang karaniwang ginagamit sa lungsod. Ani Dalipe, maraming pamilya ang nawala ng hanap buhay dahil sa pandemya at walang kapasidad na makabili ng full face helmet dahil nagkakahalaga ito ng 800 hanggang 2,000 piso. Require usa el J-type, so another expense.
Tinutulan din ng mga Sambuanggenyos ang direktibang ito ng IATF. Nagastos siya tamin. Kumpre ka ni helmet, ara, kumpre tayo otra vez. Samantala, sa kabila ng pagtutol ng mga residente ay mahigpit pa rin ipatutupad ng PNP ang pagsasuot ng full face helmet at papatawan ng kaukulang aksyon ng mga lalabag. Sa Pagadian City, Aga, hindi susundin ng lokal na pamahalaan ang utos ng National Interagency Task Force na pagsuotin ng helmet ang mga motorcycle riders at angkas sa lungsod. Ayon kay Mayor Samico, nananatiling bawal ang pagsuot ng helmet, bonnet, colored face mask, goggles at iba pang uri ng kasuotang magtatakip sa mukha ng driver at passenger nito. Hindi kasali rito ang paggamit ng surgical mask dahil sa banta pa rin ng COVID-19. Layunin nito na maagapan ang patuloy na pagtaas ng insidente ng krimen na kinasasangkutan ng riding in tandem na kadalasang naka-helmet. Saklaw ng nasabing kautusan ang lahat ng lansangan ng mga urban barangay. At yan ang latest dito sa Sambuanga Peninsula. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat, Val Villaflor, sa iyong live report. Nanawagan sa pamahalaan ang 11 Filipino seafarers na stranded sa China. Uuwi sana sila sa Pilipinas nitong Marso, ngunit nakansela dahil sa pandemya. May report si Lucille Yoren live. Lucille, kumusta na ang kalagayan ng 11 seafarers? Ella, nakakaranas na ng depresyon ng ilan sa 11 seafarers na ngayon nasa Nanao, Guangdong Province sa China. Nais nilang makauwi dahil ang ilan sa kanila ay di na nakakatanggap ng maayos na sweldo at hindi na din nakakapagpadala sa kanilang mga pamilya. Pinay-pinay, ma'am, sweldo namin, ma'am. May mga kulang pa ho sa amin, ma'am. Meron pong may kulang na 10 months, meron pong may kulang na 1 year, may kulang po, ma'am, na 6 months, 5 months. Ella, nagkakaproblema din sila sa pagkain dahil minsan ang pinapakain sa kanila ay sira na. Ngunit wala naman silang magawa dahil sa gutom. Pero ito lang po yung handa. Tapos? Talagang sobrang napaka-stress na, ma'am. Halos madidepress na nga yung iba, ma'am. May mga problema na sa pamilya, ma'am. Personal na problema. Tutulungan na lang kami para hindi bumigay yung iba eh. Yan, hindi nakakayanin ang utak, ma'am, sa kaisip dito, ma'am. Hindi na nakakatulog, hindi na nakakakain ng maayos. Ella, sinusubukan nilang tawagan ang kanilang agency upang hinga ng tulong na makauwi. Ngunit hindi. Ngayon, matindi ang panawagan nila sa Pangulo na sana'y matulungan sila dahil anila, kung magtatagal pa sila sa China ay baka di na nila makaya pa. Nananawagan kami sa mahal natin presidente na sana po, ma'am, matulungan kami ng mga government agencies natin sa Pilipinas na mapadali kaming makauwi. Talaga, ma'am, humihingi na kami, ma'am, ng awa na sana po talagang mapabilis kaming mapauwi. Hindi na po talaga kakayanin dito, ma'am, na tumagal pa kami, ma'am, na matagal pa. Talagang itipreso talaga, ma'am. Sa dami na ng problema, ma'am, na pumapasok. Isang nga, ma'am, may gusto lang tumalun eh. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Lucille Yoren, live na nag-uulat mula sa Tagum City. Kinasuhan na ng Department of the Interior and Local Government ang mahigit sa 400 local officials at mga kasabwan nito na sangkot sa anomalya sa distribusyon
ng Social Amelioration Program o SAP. Narito report ni Vincent Arboleda. 437 opisyal ng gobyerno at mga kasabwat nito ang nakitaan ng paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Act, RA 11469 o Bayanihan Tuhilas 1 Act at RA 11332 o The Law on Reporting of Communicable Diseases. Kasunod ito ng investigasyon sa anumalang nakita sa distribusyon ng first tranche ng Social Amelioration Program o SAP 1. Dismayado naman si Interior Secretary Eduardo Anyo dahil nagawa pa unong mangurakot ng mga ito sa gitna ng COVID-19 pandemic. Batay sa ulat ng Department of the Interior and Local Government, kasama sa kinasuhan ang 203 ng mga elected public officials, 102 ng mga tauhan ng barangay o lungsod at 132 ng mga civilian co-conspirators o mga kasabwat. Ayon sa DILG, nasa 336 na SAP-related cases sa bansa ang naimbestigahan na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group kung saan 204 na rito ang na-file na sa Prosecutor's Office. Maliban dito, sinabi din ng DILG na inimbestigahan na rin ng PNP-CIDG ang 626 pang mga local official. Naniniwala naman sa Secretary Anyo na mas kakaunti na lamang ang anomalya sa pangalawang distribusyon ng SAP dahil electronic na ang distribusyon sa karamihan nito. Vincent Arboleda, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang ratipikahan ng Kamara ngayong araw ang Bayanihan 2 Bill. At kaugnay niyan, may live report si Ray Pelayo. Ray, kapag naratipikahan na sa Kamara, kailan naman ito ipapadala sa Pangulo? Aga, sinasabi ng mga mababatas, posibleng ngayong linggo rin ay agad na ipadala sa Pangulong Duterte yung Bayanihan to Recover as One Bill. Ito yung tinatawag na enrolled bill na isang kopya na parehong pirmado ng House Speaker at Senate President. Noong nakaraang linggo ay una nang niratipikahan o sinangayunan ng mga senador ang final na versyon na lumabas sa bicameral conference. Sa kabuuan ay may 165 billion pesos yung inilagay na pondo sa panukalang batas kasama na yung 25 billion pesos na standby funds. Ilan sa pangunahing popondohan ito yung pautang na mahigit sa 41 billion pesos, ang pagpapalakas sa agrikultura at pagbibigay sa ng ayuda sa mga mangisda at magsaka ay meron namang 24 billion pesos. Mahigit sa 30 billion pesos ang nakalaan para sa pagkuha ng mga contact tracers at health workers kasama na rin yung mga benepisyo ng mga ito. Mahigit sa 30 billion din yung para sa mga ayuda sa mga OFW, cash forward program para sa mga drivers, sa social amelioration program, estudyante, guro at iba pang mga empleyado ng state universities. Mahigit sa 5 billion naman yung para sa turismo at mga atleta. Para sa education, meron ding inilaan na 8 billion pesos. Ayon kay Majority Floor Leader Martin Romualdez, babantayan nila ang paggastos sa inilaang pondo. Hindi niya katanggap-tanggap na ma-delay yung pagpatupad nito, lalo na sa pamamahagi ng ayuda sa mga nangangailangan. May mga provision niya sa panukalang batas para matiyak na makakarating ito sa nangangailangan. Kagaya na lamang ng pagbibigay ng ahensya ng mga ahensya ng gobyerno ng aktwal na listahan ng mga benepisyaryo ng Social Amelioration Program. Aga, itong final na version ng SAP, ng Bayanihan 2, ay merong nakalaan na 6 billion pesos para sa Social Amelioration Program ng pamahalaan. Aga? Okay, maraming salamat, Ray Pelayo, live mula Caloocan City. Muling nagdagdag na ang mahigit 1,000 tradisyonal na jeep ang Land Transportation and Franchising Regulatory Board na papasada sa iba't ibang mga ruta sa Metro Manila. Bahagi pa rin ito ng unti-unting pagbabalik ng mga pampublikong sasakyan upang maserbisyuhan ang mga pasahero na kinakailangan pumasok sa trabaho. Para sa detalye ng balita, may report si Joan Nano live. Joan, saan ang mga ruta sa Metro Manila papasada itong mga idinagdag na jeep?
Ella, tatakbo itong idinagdag na traditional ng jeep ng LTFRB sa 23 ruta dito sa Metro Manila, pero magsisimula pa yan sa Miyerkules o sa August 26. Batay nga sa bagong memorandum circular na inilabas ng LTFRB, Ella, nasa 1,333 na karagdagang unit ng traditional na jeep ang pwede na ulit bumiyahe. At tulad pa rin ng nakaraang sistema, hindi na kailangang kumuha pa ng special permit ng mga driver at operator. Sa halip ay magda-download na lamang sila ng tinatawag na QR code. Yan ay makukuha nila sa website ng LTFRB sa www.ltfrb.gov.ph. Ang QR code ay dapat na nakaprint sa bond paper at nakapaskil sa jeep. Pwedeng umpisahan yung pag-download ng QR code bukas ng hapon para dito sa karagdagang 1,000 jeep na ito, Ella, na babiyahe sa August 26. Muli ring pinaalalahanan ng mga driver at operator na dapat ay nakarehistro at pumasa sa roadworthiness test ng Land Transportation Office itong mga jeep na ito bago sila pumasada. Mahigpit ring ipatutupad pa rin yung minimum health standards sa mga pampublikong sasakyan, gaya nga ng pagsusuot ng face mask, full face shield, at dapat ay 50% lamang ng capacity ang pwedeng isakay. Bawal pa rin ang taas pasahe, kaya't mananatili sa 9 pesos ang minimum fare at dagdag na 1 peso and 50 centavos sa kada susunod na 4 na kilometro ng biyahe. At batay nga sa pinakabagong datos ng LTFRB, Ella, umaabot na sa kabuuang 13,776 na mga unit ng traditional na jeep ang pinayagang makapagbalik-pasada simula nga ng ilagay sa General Community Quarantine ang Metro Manila. Ella? Maraming salamat, Joanne Nano, live na nag-uulat mula sa Quezon City. Nanawagan si Health Secretary Francisco Duque III sa mga healthcare workers na hindi pa makakaalis ng Pilipinas na tanggapin ang alok na trabaho ng Department of Health. Ayon naman sa Filipino Nurses United, dapat tiyakin ng pamahalaan na may dagdag benepisyo at tulong para sa mga medical frontliners. Narito ang ulat ni Aiko Miguel. Nanawagan po ako sa ating mga nurses. Alam niyo ba, parang may 1,000 yata na mga OFWs na bumalik, na mga healthcare workers, na OWA, and I forget, someone who tried to facilitate yung kung pwede silang bumalik bilang mga healthcare workers sa mga ospital natin. 25 lang naman ang nag-sign up. Okay. Yung iba, ayaw. Ito ang naging pahayag ni Health Secretary Francisco Duque III kaugnay ng panawagan ng DOH para sa emergency hiring program ng healthcare workers na inilunsad noong Abril. Ayon sa kalihim, ang mga healthcare worker na hindi pa makakaalis dahil sa umiiral na deployment ban ng 14 na categories ng healthcare workers sa ibang mga bansa, maigi anyang manilbihan muna sa Pilipinas ang mga ito at makipagkaisa sa pamahalaan dahil 25 pa lang sa mga ito ang nagsumite ng kanilang aplikasyon. Ayon pa kay Secretary Duque, pagkakaisa ang dapat makita ngayon sa mga frontliner. I appeal to the sense of nationalism, the sense of patriotism of every healthcare worker. As a gera po tayo, magkaisa po tayo. Baguhin po natin yung ating pag-iisip sa gitna po ng pandemyang ito. At siguro, let's be selfless. Mahirap po ito, hindi po madali ito. It's not going to be easy anytime soon. It's going to be more difficult, but we just have to live with it. But of course, the sense of nation must be an overarching consideration in the hearts of every health care worker, in every doctor, in every nurse, in every medtech. Ayon naman sa Filipino Nurses United, hindi naman sa tumatanggi ang mga medical frontliners sa panawagan ng gobyerno. Kailangan lang anyang maipakita ng pamahalaan na tiyak na may tulong at benepisyo para sa mga healthcare worker. Ayon pa kay FNU National President Maristela Abenujar, ikonsidera ng pamahalaan na may pamilya ang mga ito na dapat suportahan at mabigyan ng pangangailangan. Kailangan nila talagang iahon din sa kahirapan at magbigay ng financial stability sa pamilya ngayong panahon na may COVID. Kasi sana kung meron silang pera, hindi sila masyadong hirap doon sa paghahanap ng ospital at saka doon po sa
pagbili ng mga kinakailangan. May mga sumubok na rin naman anyang nag-apply sa mga ito, ngunit ang ilang ospital, wala naman umanong bakanteng posisyon. Magsilbi muna dito bago sa labas. Marami doon sa mga nag-apply natin na nurses na napipigilan ng deployment plan ay nagtrabaho naman na dito sa ating bansa. May iba dyan nagtrabaho sa DOH Hospital, LGU Hospital, yung iba naman ay sa private hospital. So kumbaga, meron na silang time, no, panahon na iginugol kahit pa mababa ang sweldo na tinatanggap nila. No, nagstay sila. Yung iba nga volunteers lang for 1 or 2 years. Nanawagan din ang FNU sa Department of Budget and Management na maibigay sa kanila ang nararapat na sahod na nakalaan para sa mga posisyon ng mga healthcare worker. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Posibleng tumagal pa bago tuluyang matapos ang nararanasang pandemya dulot ng COVID-19, kaya't muling nananawagan ang Department of Health sa publiko ng pakikipagtulungan sa mga ginagawang hakbang ng pamahalaan upang maiwasan pa ang pagkalat nito. Narito ang live report ni Aiko Miguel. Aiko, ilang taon pa posibleng tumagal ang COVID-19 pandemic at ano ang rekomendasyon ng DOH na dapat gawin ng publiko kaugnay nito? Yes, ayon sa pag-aaral ng mga eksperto na sinang-ayunan din naman ng Department of Health, posible ayang tumagal pa ang pandemya hanggang sa 2 taon. Kaya naman ang payo sa publiko maging disiplinado sa pagsunod sa mga itinatutupad na quarantine restrictions sa bansa. Maging ang responsableng pagsunod sa mga minimum health standards. Kailangan din maunawaan anya aga ng publiko kung bakit dapat sabayan natin ng mas maigting na strategiya ang pag-iral ng COVID-19 sa Pilipinas. Mahalaga anyang tanggapin din ng publiko na ito na ang new normal ng ating pamumuhay. Ang pagsuot ng face mask at face shield sa labas ng bahay kaakibat ng pagsunod sa physical distancing ay nakakapagbigay ng 99% protection sa isang individual laban sa COVID-19. Kaugnay nito, aga nananawagan din ang DOH sa publiko na bantayan ang kalusugan ng bawat isa, lalo na pagdating sa mental health dahil tumataas nga ang kaso ng mental health cases ngayong may pandemya. Ito'y bunsod ng nararanasang hirap, problema sa pinansyal na pangailangan, pagkawala ng isang mahal sa buhay at maging ng kawala ng pagkakakitaan o hanap buhay. Paramdamaan niya sa bawat miyembro ng pamilya ang support at pagkalinga, lalo na ngayong panahon ng pandemya. Yan muna ang latest live. Balik sa iyo, Aga. Okay, maraming salamat. Aiko Miguel mula Quezon City. Idiniklara na ng major disaster ni U.S. President Donald Trump ang nananalasang wildfire sa California. Narito ang report ni Sonny Coz. Inaprubahan na ni U.S. President Donald Trump ang apela ng California para sa Presidential Major Disaster Declaration bunsod ng wildfires. Bunsod nito, mas iigting ang pagtugon at pagbibigay ng tulong ng Estado sa mga apektadong residente ng Lake, Napa, San Mateo, Santa Cruz, Solano, Sonoma at Yolo counties. Nasa 585 ng sunog ang inaapula ng higit sa 14,000 bumbero sa California at malapit na sa 400,000 hektarya ang apektado ng wildfires. Pinangangambahan pang lumala ang sitwasyon dahil sa forecast ng high winds. 6 na ang nasawi dahil sa kalamidad at libo-libo na ang inilikas. Ayon kay California Governor Gavin Newsom, ang Cy Lightning Complex Fire ang pangatlong pinakamalaking wildfire sa kasaysayan ng estado. Sonny Coz, UNTV News and Rescue, California, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Nananawagan na ng tulong ang alkalde ng Kataingan na Masbate sa national government dahil paubos na ang kanilang pondo upang tugunan ang pangangailangan ng mga naapektuhan ng lindol noong nakaraang linggo. May report si Alan Manansala live. Alan, wala na ba silang ibang pagkukunan ng pondo? Aga, ayon kay Mayor Felipe Cabatania, hindi pa man tapos ang problema nila sa pandemya ay agad itong sinundan ng mapaminsalang lindol. Ang resulta, ubos na ang kanilang pondo. Yung almost 90% sa pondo namin allotted for calamity, na allot na namin, no, na laan na namin sa COVID. Yung ginawa naming quarantine facilities, yung medisina, yung mga hazard pay ng mga frontliners, at iba-iba pang pangangailangan. Kaya walang-wala na talaga. Mayroon kaming reserve na pondo para sa bagyo. Ngayon, ginamit na namin sa lindol. Ngayon, pag may bagyo, ay mga kung saan kami pupunta, asa na lang siguro kami na tulong. Wala na talaga pondo ang LGU. Aga sa datos ng Office of the Civil Defense Region 5, umabot sa 203 ang mga nasirang bahay, kabilang na ang 48 totally damaged houses, habang 155 ang partially damaged. Katumbas ito aga ng 346 na pamilya o nasa 1,468 individual na sakop ng 15 barangay na pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. Maliban sa pang-araw-araw na pangangailangan ng mga apektadong pamilya ng Kataingan, problema din umano ng LGU ang relocation site na maaaring paglipatan ng mga residenteng pinaalis sa kanilang mga tahanan dahil sa epekto ng lindol. Maging ang pagpapaayos ng mga gusali at napagmamayari ng gobyerno ay kanila ding kailangan ding ipagawa. Aga, gayon na lamang ang panawagan ng punong ehekutibo na mabigyan sila ng ayuda hinggil sa kanilang estado ngayon. Ganun pa man, aga, tiwala si Mayor Cabatania na muli silang makakaahon sa problemang itong kanilang kinakaharap sa bayan ng Kataingan, Masbate. Aga. Okay, maraming salamat. Alan Manansala, live mula Camarines Sur. Posibleng sa tuwing weekend lang muna papayagang makapasok sa Baguio City ang limitadong bilang ng mga turista dahil sa banta ng COVID-19. May report si Grace Doc Tolero live. Grace, bakit October pa? Yes, Ella, posibleng ang sa October pa inasahang bubuksan sa mga turista ang City of Pines dahil nga sa tumataas na bilang ng kaso ng COVID-19 sa lungsod at sa mga karatig na lalawigan. Tuwing Disyembre, umaabot sa 200,000 ang turistang pumapasyal sa Baguio City, pero dahil sa banta ng COVID-19, baka hindi na raw lumagpas sa 20% nito ang payagang muling makaranas ng inaabangang lamig at kasiyahan sa lungsod tuwing holiday season. All of these policies and guidelines na i-implement natin will be dynamic, no? Meaning we can revoke or we can even stop at any time that we see fit as recommended by the different sectors. Ang Baguio na nakapagtala ng 4 na COVID positive kahapon, umabot na sa 284 ang kabuang bilang ng kaso. Dahil sa sitwasyon sa lungsod at mga karatig rehiyon, hindi raw nila mamadaliin ang pagpapapasok ng mga turista. Nauna nang inanunsyong posibleng isakatupara sa Setyembre na gamit ang online visitor registration system upang makontrol ang bilang, posibleng piling mga araw lang sila papapasukin.
Ang bagong sistema, limitado lang ang makakapasok sa lungsod upang maiwasan ang pagdagsa ng turista at dapat din magsumiti ng online application sa VESITA bago makipag-ugnayan sa accredited tour operators na maglalabas ng itinerary at tour accommodation. Ang bisita ay sasailalim din sa PCR testing na sila ang magbabayad at kailangan nilang magstay sa hotel sa loob ng 9 na araw habang hinihintay ang resulta ng swab test. Yeah, the exact date. As a matter of fact, yung full launching natin, say towards the end of the September, can even only start the registration, but not really the travel. You know, so we will have to assess pa, and then even monitor. No, as I've said, we can even control the number. Ela, sa talangan ng lokal na pamahalaan ng lungsod ng Baguio, umakyat na sa 284 ang confirmed cases, 92 ang active cases at 184 ang recoveries at 7 na ang namatay. Edan mo ng update live mula dito sa Baguio City. Balik sa iyo, Ela. Maraming salamat, Grace Doc Tolero, live na nag-uulat mula sa Baguio City. Arestado ang 12 individual matapos mahuli ng Quezon City Task Force Disiplina na nag-gym sa kabila ng hindi pa ito pinapayagan sa ilalim ng General Community Quarantine Guidelines ng Interagency Task Force. My live report, si Vincent Arboleda. Vincent, anong kaso ang haharapin itong 12 gym goers na ito? Sa kasong paglabag sa RA 11332 o ang Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events sa Public Health Concerns Act, particular na sa protocol sa mass gathering at hindi pagsusuot ng face mask o face protector. Sa ilalim kasi ng guidelines na ibinaba ng Interagency Task Force para sa General Community Quarantine dito sa Metro Manila, ay hindi pa pinapayagan na mag-operate ang mga fitness centers at gym hanggang sa katapusan ng Agosto. Ang naturang operasyon ay isinagawa kahapon matapos makatanggap ng sumbong ang mga otoridad tungkol sa pag-ooperate ng isang gym sa Barangay Holy Spirit sa kabila ng IATF guidelines. Matapos puntahan ng mga otoridad ang naturang gym, ay nahuli ang 12 individual na nag-workout at mga nasa loob ng gym. Matapos naman na may profile ng Task Force Disiplina, ay dinala na sa Police Station 6 sa Batasan ang mga nahuli. Aga posible ring managot ang may-ari ng gym at may pasara ito dahil sa paglabag sa GCQ guidelines. Balik sa iyo aga. Okay, maraming salamat Vincent Arboleda live mula Quezon City. Mahigit 34,000 mga wisher mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang nakaisa sa Digital Benefit Concert ng Wish 107.5 kagabi na bahagi ng ika-6 na anibersaryo ng istasyon. At bilang bahagi ng serbisyo publiko ng istasyon, na bahagi ito ng mahigit 100 tablet para magamit sa online learning ng mga estudyanteng nangangailangan. Narito ang report ni Mirasol Abogadil. Top 1 sa trending list ng Twitter Philippines ang Notes of Hope Digital Benefit Concert ng Wish 107.5 kagabi na bahagi ng pagdiriwang ng ika-6 na anibersaryo ng istasyon. Nag-peak din ito sa number 17 ng trending list ng Twitter worldwide ayon sa monitoring site na Trends Twitter. Sa pagsisimula pa lamang ng programa, mabilis na umakyat sa 34,000 mga wisher ang nakisaya sa kauna-unahang Digital Benefit Concert ng Wish 107.5 na libreng iniere ng live sa YouTube channel ng istasyon. Tampok sa programa ang performances ng ilang OPM powerhouse. Kabilang dito ang singing-songwriting sweethearts na sina Moira De La Torre at Jason Marvin, the total performer Darren Espanto, pop crooner Sam Mangubat, OPM rock outfit na The Juans, Bugoy Drilon, Daryl Ong, homegrown act ng BMPI na The Wishfuls, P-pop group na SB19, at Makata pop outfit na Muni Muni at singer-songwriter na si Mark Carpio.
hindi nawala sa selebrasyon ang public service na Siyang Puso ng Wish 107.5. Namahagi ng tablets para sa online learning ang Wish sa mga estudyanteng nangangailangan. Mula sa 100 original na bilang ay nadagdagan ito ng 7 pa matapos na malampasan ang 25,000 mark na viewers ng digital concert sa YouTube. Kabilang sa mga nabigyan ng tablet, ang consistent honor student na si Desiree Castro. Biyaya sa kanya ang kaloob na regalo ng Wish. Wala kasi silang pambili ng gadget ngayong pasukan, lalo pat nawala ng trabaho ang kanyang magulang. Maraming salamat po sa Wish 107.5 sa pagbibigay niyo po ng pag-asa sa aming mga estudyante para po makamit namin yung edukasyon namin. Marami pong hirap ngayong pandemya pero malaking pagkakataon po ito para sa aming mga estudyante. Itong tablet na ito para magamit po namin sa pag-aaral. Malaki rin ang pasasalamat ni Tatay Manuelito Carretero sa kampanya na ito ng Wish 107.5. Pilit lamang pinagkakasya ni Tatay Manuelito ang kita sa pagiging on-call driver sa araw-araw na pangangailangan. Kaya't alalahanin niya kung paano maibibigay ang school needs ng kaniyang mga anak. Unang-una po, malaking bagay po sa kanila kasi wala po kaming nakakayahan makabili ng ganong gadgets, lalo po sa panahon ngayon. Sa Wish 107.5, maraming salamat sa tulong niyo po. Malaking bagay po para sa amin ito, lalo sa mga estudyante ko. Pag-asa naman ang hatid ng tablet na bigay ng Wish 107.5 kay Erica May De Vera. Dahil kapo sa buhay, determinado mang mag-aral. Hindi na sana makakapasok ngayong school year si Erica. Sabi po ni Papa, huwag na lang daw po muna ako mag-aral kasi wala po siyang pangbili ng gadget ko. Lagi ko pong pinagdarasal na sana po Papa God, meron po kayong isang taong hipuin para bigyan po ako ng tablet para makapag-aral at makapag-enroll po ako. Sobrang thankful po ako nang marinig ko po yung Wish 107.5. At ngayon, eto na po yung tablet. Makakaasa po kayong pagbubutihan ko po ang aking pag-aaral. Nagpasalamat naman si Mr. Public Service at Wish 107.5 CEO na si Kuya Daniel Rezon sa suporta ng Wishers at nangakong patuloy na magbibigay ng platform sa mga artist upang maiparinig ang kanilang musika. But tonight is a first for us at Wish 107.5. Because of the pandemic, we are celebrating with all of you virtually or on digital space. The stage is no longer limited by the venue capacity. Our friends from the live events industry are some of those who have been heavily hit, which is one of the reasons we strive to remain to be a platform where artists can continue to share their music and impart messages of positivity amid these difficult times. Cheers to more years of showcasing world-class OPM artists, if God permits. More heartwarming acts of kindness, and even more videos that start and end up with a hopeful whisper. 6 na taon nang sumasahim papawid ang sikat na FM station ng Wish 107.5. Sa loob ng 6 na taon, nakilala ang istasyon sa sari-saring inobasyon sa music industry at sa natatanging serbisyo publiko nito. Ito ang kauna-unahang naglunsad ng FM radio on wheels sa Pilipinas na nagbigay ng platform upang maipromote ang original Filipino music o OPM sa buong mundo. Ang ating local pride na state-of-the-art Wish Bus ay nakarating na rin at kinagigiliwan sa Hollywood, USA. Nananatili namang namamayagpag sa social media ang Wish 107.5. Ito ang number 1 FM YouTube channel sa bansa na ngayon ay mayroon ng mahigit 9.2 million subscribers. Mapapanood dito ang high-quality audio at video Wish-clusives ng OPM artists at maging ng international singers na ngayon ay mayroon ng mahigit 3 billion accumulated views. Music
Mira Sol Abogadil, UNTV. News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kayo po ay aming inaanyayahan sa isinasagawang Global Prayer for Humanity Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi, oras po yan dito sa Pilipinas. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng social media accounts ng Ang Dating Daan. Bukas po ito sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahing kinabibilangan. Sama-sama po tayo manalangin sa Diyos gabi-gabi. Mga kasambahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling mapanood ang CNews, maaari nyo po itong balikan sa aming official YouTube channel. I-click lang ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo po dito ang iba pang news program ng UNTV pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya click, subscribe, and share. At yan po ang mga balita naming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV CNews, may balita saan mangpanig ng daigdig. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.